entertainment. Okay, welcome back again to my YouTube channel, Brian Motorworks. Muli tayong magbabahagi ng konti kaalaman about sa motor na walang power. Ito, wala na power to mga kamotors. Ito, dinalaga dito. Dinatak lang siya. Isa siyang Kawasaki Fury, mga kamotors. Okay, itetest natin yung ano niya. Ayun, binili, tanggalin mo nga yung CDI. Yung CDI mo dito. Ayun nga, bago nga yung CDI niya, wala pa rin daw siyang power. Ito, ito yung CDI niya mga kamotors, bagong-bago. Okay, pero wala pa rin siya lumalabas na power. Ngayon, itetest ko lang yung kanyang stator mga kamotors. Okay, okay, yan kamotors. Itetest ko po yung kanyang kulay puti na wiring. Yan po yung tinatawag na charging coil. At yung yellow, yung light coil. Yan. Okay, wala siya. Wala siyang reading mga kamotors. Naka-battery operated na rin po ito mga kamotors. At ito. Yan, wala siya. Wala po siyang reading mga kamotors. At ngayon yung yan mga kamotors, pati po yung kanyang blue wire, ito po naman po yung nanggaling sa ating pulser, wala rin po siya, wala rin po siyang reading mga kamotors. Okay, tatanggalin po natin yung cover ng magneto dahil lang dito yung kanyang stator. Tingnan natin mga kamotors, baka sunog na o may naputol na wire mga kamotors. Okay, babaklasin ko lang po yung kanyang magneto. Kailangan may pang-ano kayo doon dahil yung lagis niya mauulog. Ito kamotors, nakita ko po dito ito. Yung white wire niya, mga kamotors, putol. Ayun, no? Putol siya. Ito. Ayun yung sa kabila. Ayun. Naputol po yung charging coil niya. Okay, naka-full wave na po ito, mga kamotors. Full wave po siya. Ayan. Tingnan po natin. Itatap ko po siya. Ngayon, kapag nagkaroon siya ng reading mga kamotors, ibig sabihin, yun lang po yung ano niya, yung putol po yung wire ng itong wire na ito mga kamotors. Yung puti, white wire. Okay? Pagdudugtungin ko lang muna sila mga kamotors. Yan mga kamotors, yan tapos na po tayo, ito yung putol na wire na kulay white, sinuglungan ko na lang po siya, yun o. Ngayon titignan po natin yung reading niya mga kamotors, kung may reading na po yung ating magnetic coil na to, yung mga coil na to mga kamotors, kailangan magre-reading na po yung ating tester. Susukin lang po natin yan, nasa ohms po tayo. Yan, okay, nagre-reading na po siya mga kamotors. Yan. May reading na po siya mga kamotors. Okay, yan kamotors. Yan, may reading na po siya mga kamotors. Yan. Okay. Nasa 0.002 lang po yan. 0.003 bisan. Okay. Okay. Next na po yan.
At pati naman po yung pulser natin, dinig ko po yung pulser natin. Yan. Yung pulser natin ay nasa 133 pa. Pero, ibig sabihin po, mga kabotas, pag ganyan, pahina na po yung ating pulser, mga kabotas, kapag nasa, kailangan nasa 180 po siya, ganyan, 190. Okay? Okay, mga kabotas, kanina tinester ko na siya, may reading na po yung ating white wire at yung yellow wire, mga kabotas. Ngayon, dahil full wave na po to, ito, lalagyan natin siya ng isang metal, flat metal dito, para matignan natin kung umiilaw. Kailangan iilaw siya, mga kabotos, yung test light natin. Sige, pakikik ka. Okay, sige. Yun, okay, isa pa. Yun, okay, sa kabila naman. Sandali lang, sandali lang. Okay, sige, kick. Sige. Oops. Sige. Oops. Sige, kick ba? Kulang lang sa saksak. Sige. Yun, sige pa, isa pa. Okay. Yan mga kabotos, ganyan lamang po mga kabotos. Sigurado magkakaroon na ng panel to mga kabotos. Okay. Ilalagay ko lamang po to. At pati na rin po yung kanyang pulser. Yung pulser niya mga kabotos, may reading pa naman. Okay. Pero medyo mababa na po yung reading niya. Dapat medyo mataas na konti. Okay, kick mo. Tignan natin yung power. Sige, kung may lalabas na dito sa ating high-tension wire. Yun, kita nyo mga kabotas. Sige, yun, isa pa. Okay, oops. Okay, start na natin mga kabotas. Oops. Okay. Okay, yan mga kabotas, na-andar na po. Dinala dito yan, hindi ma-andar. Ayan, shoutout dito sa magkapatid. Ayan sila. From Minix. Subscribe po, subscribe kay okay. Idol ng galing mo. Okay, okay. Ayos.